Este lang mga kadaray, welcome ulit sa panibago kong vlog ngayong araw. Tara, samahan nyo na naman ako sa panibago kong isi-share sa inyo. Panibagong nino. Ayan, pero bago yan, please like and subscribe my YouTube channel, Tita Dora Official Vlogs. Magluluto tayo ng oxtrap with pork and beans. Ayan. Ayan, napakadali lang nito mga kadora, pero napakasarap. Sigurado magugustuhan to ng pamilya nyo. Ayan. So, ang ingredients lang nito, sibuyas lang. Mas gusto ko sibuyas na white. Pero pwede rin sibuyas na red, gamitin nyo mga kadora. Pero ako kasi mas gusto ko yung white. Ayan. Tsaka bell pepper. Tsaka ito. Ayan. At ang ating pork and beans. At ang ating oyster sauce. Lagyan natin konti. Gisa-gisa lang ito mga kadora. Mabilis lang talaga. Ang ating oxtrap nga pala, pinalambot na natin yan kanina. So, tara mga kadora, gigisa lang natin ito. So, ayan mga kadora, gigisa lang natin siya sa butter. Ayan. Grabe ang mahal ng bilihin ngayon mga kadoray. Nararamdaman nyo rin ba yan? Gusto ko. Siguro nakaka-relate din sa inyo yung iba sa atin. Ilaw ng tahanan at nagbabudget. Sakit sa ulo, ano mga kadoray? Pero hindi naman pwede hindi tayo kakain ng ulam. Kaya, dapat talaga tayong mga ina mga kadoray, magiging wise din tayo. Kahit na mura lang, basta importante, mapaghainan natin yung ating pamilya ng masustansya naman. Hindi yung ready to eat na, lapalagi. Kunyari, mga in-can, ganyan. Okay lang yan, pagpaminsan-minsan. Pero kung in-can naman, pag-isip din kayo ng mga gulay na pwede ninyong i-partner. Halimbawa, sardinas, maraming pwedeng i-partner sa sardinas mga kadoray. Ay, nabubulol ako sa mahal ng bilihin. Mga kadoray, igigisa lang natin to sa butter. Ayan. Tumatayo yung ating kalay. Ayan siya. Tapos, lalagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng kunting paminta. Lagyan natin oyster. Kunting oyster lang mga kadoray. Pampalasa lang siya. Thank you.
Lagyan lang natin ng konting tubig. Tapos tataksan natin hanggang sa lumambot siya. Masarap kasi yan mga kadore pag malambot na talaga. Tatakpan lang natin. A few moments later. So ito na siya mga kadore yun. Ayan. Okay na to. Pero kung gusto nyo pa rin ng mas malambot, dagdagan nyo pa siya ng konting tubig. So lagyan na natin siya ng garbanzo. Luin lang natin. Ganyan. Tapos lagyan lang natin ng bell pepper. Ganyan. Mas maraming bell pepper, mas masarap, di ba? Medyo palambutin lang natin yung ating garbanzo. Ganyan. Lagyan lang natin konting-konti. Ganyan. So, konting minuto pa. At ilalagay na natin yung ating final na pork and beans. Pork and beans. So, titignan na natin. Ayan. Masarap na ito mga kadoray. Sobrang sarap na na ito. Ayan, malambot na rin yung ating garbanzo. So, lagyan na natin siya ng pork and beans. Lagay na natin siya mga kadoray. Sarap. So, nasa sa inyo yan mga kadoray kung gusto nyo maraming pork and beans, ha? Ako kasi gusto ko maraming pork and beans. Masarap siya. So yummy. Ayan. So, ayan. Tatakpan lang natin konti. Saglit at okay na siya. Luto na. Ito na mga kadoray ang ating simple pero masarap na ox stripe with pork and beans. Ayan mga kadoray. Kung magugustuhan nyo ang recipe na ito, ayan. Paki-visit lang ng aking YouTube channel, Tita Dora Official Vlogs. Ayan, ako na naman ang inyong tita, si Tita Dora, na laging nagsasabi, magluto para sa pamilya. Tara! Ayan mga kadoray, hanggang sa susunod. Bye-bye and God bless.